Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Ngayon, tayo ay nasa ikalimang linggo sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa malinis na pamayanan tungo sa kaunlaran. Pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga proyekto o gawain na may kinalaman sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Pangalawa, napahahalagahan ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Ating alalahanin ang nakaraang aralin sa pamamagitan ng gawain na ilalahad. Panuto, iguhit ang bituin sa kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan at hugis puso naman kung hindi. Mahusay mga bata, may natutunan kayo sa aralin natin noong nakaraang linggo. Ngayon naman, bigkasin natin ang tula na nakalahad. Ito ay may pamagat na lina madisiplina. Lina madisiplina ni Janelle S. Carlos. Siya si Lina, isang batang madisiplina. Malinis na paligid ang gusto niya. Basura at kalat kinaiinisan talaga. Kaya sa tuwi-tuwi na, naglilinis siya. Paghihiwalay ng basura, kanyang ginagawa. Nabubulok at di nabubulok, hindi dapat magsama. Marami sa kanya ang tuwang-tuwa, sapagkat kapaligiran, inaalagaan niya. Siya ay tunay na may disiplina. Malinis na paligid nasa puso niya. Kaayusan sa pamayanan, kanyang pinahahalagahan. Pinaniniwala ang magpapaunlad nito ang ating bayan. Mula sa tula na ating binigkas, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino ang batang madisiplina sa tula? Nais ng bata sa tula. Ano ang kanyang kinaiinisan? Bakit maraming natutuwa sa kanya? Bakit mahalaga na panatilihing maayos at malinis ang kapaligiran o ang pamayanan? Maraming mga gawain o proyekto ang pamayanan kung paano mapapanatiling maayos at malinis ang isang lugar.
lang na dito ang mga sumusunod. Una, ang paglilinis ng tahanan. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pangatlo, pangangalaga sa mga ilog at dagat. Pang-apat, pagtatanim ng mga punong kahoy at mga halaman. Panglima, pakikiisa sa mga gawaing pangkapaligiran na ipinapanukala ng pamayanan. Mga bata, inyong tatandaan na ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino. Ang tahanan at paaralan ay bahagi ng pamayanan kung saan natututunan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa tuntunin na may kinalaman sa pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran at pagsagawa ng mga ito. Sagutin ang pagsasanay, panuto, lagyan ng check ang patlang kung tama ang sinasaad ng pangungusap at ekis naman kung hindi. Una, hinahayaan lamang ni Anthony na pindasin ng mga bata ang bulaklak sa parke. Sinisigurado ni Aling Nena na nakahiwalay ang mga basurang nabubulok sa di nabubulok na mga basura. Tumutulong sa pagtatanim ng mga halaman sa gilid ng kalsada ang mga mag-aaral sa Kaitlong Baitang. Tinapon ng lalaki ang mga balat ng saging sa sapa na nasa likod ng kanilang bahay. Nakikiisa si Mang Noel sa mga gawaing pangkapaligiran sa kanilang barangay. Para sa inyong karagdagang gawain, panuto, sumulat ng isang slogan na nagpapahayag na ang pagsunod sa tuntunin upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino. Gawin ito sa isang short bond paper. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana may natutunan. Hanggang sa muli, paalam!